Meron na tayong bagong cotton pads. Nakabili na ako sa Watsons. Hey guys, it's our 15th day as of this night. So this marks our 15th day. So guys, in our 15th day, wala na tayong toner, I think. Ngayon, kana lang to maubos. And guys, wala na akong toner. So I might order tomorrow yung bigger toner size. Ngayon kasi mas okay na ako na talagang dinadab na lang siya sa aking face. Hindi ginagamit ng cotton pad. Madaling ma-absorb ng cotton pad yung aking toner. So, ayun guys. So, mga updates lang sa mga previous na na-observahan natin while using the Hello Glow Forum the first day up to now. So, di ba? Nakita nyo kung paano madaling natutuyo yung mga pimples ko sa side. And at the same time, nawawala na siya. Pero nagkakaroon pa rin ng dark spots. I think kahit paano naman, nag-lighten naman yung aking dark spots sa aking cheek area. With my skin type kasi hindi naman ako sobrang tigyawatin. So magkaka-pimples man ako, hindi naman siya gaano kakalat. And mostly tumutubo lang siya sa mga areas na tinubuan na niya. Pero diba on our third day ata, meron tayong pimple na gustong lumabas dito. Pero eventually hindi naman siya natuloy. So ngayon wala tayong pimple doon. Wala na akong ibang nakita na sinasabi purging stage. I think sa ngayon hindi ko naman siya nararanasan. Guys, pasensya na kung nagpapawis ako kasi pawisin talaga yung aking cupid's bow area and wala akong electric fan ngayon. So lagay na tayo ng toner. Ganyan tayo maglagay ng toner kaya madali siyang I think maumas talaga. So far hindi ko pa rin makita yung glow na sa as in super glow, pero kasi alam niyo yun, parang before using Hello Glow kasi wala naman talaga ako masyadong problems sa skin, okay? Pero guys, yung mga pimples na dark spots, yun ang nare-retain sa skin ko, which is tinatawag ko nga na dark spot. So, yun yung pinaka-main problem ko. So, kung kayo, medyo minimal lang naman din yung problems nyo, hintay pa tayo ng ilang days para makita natin talaga kung paano mag-work yung Hello Glow sa mga skin type na kagaya ko. Okay, so madami naman din nagre-review na mga kagaya ng mga acne prone, yung mga oily. So, check them out also, guys. Para makita nyo din yung differences. Pag yung different skin types yung gumagamit ng Hello Glow. So, I think that's a very advantageous thing to do. Kasi makikita mo din talaga yung progress ng Hello Glow sa bawat skin type. So, for me, ang main target ko is to get the glow. At the same time, ay mawala yung mga dark spots sa aking balat. So, we are still on our 15th day. And ang very impressive lang sa akin is hindi na ako tinubuan ng tigyawat. Simula ng third day ata or fourth day. Nung simula nang mawala to and then matuyo to lahat. So wala nang tumubo na mga tigyawat sa akin. Okay, right now, we will be using yung night cream. So ganyan pa yung night cream ko. Kung kayo guys ay may mga nakita na din na nag-glow sa akin, please comment down below. Kasi for me, syempre araw-araw ko din nakikita yung sarili ko. So hindi ko rin ma-distinguish kung ano yung differences. So ngayon lang ulit ako nag-spatula kasi usually ang pinang-scoop ko is yung takip din niya. Pero minsan nakakamay ko rin pagka tinatamad na akong kumuha ng scoop. Pero on my 8th day, dun medyo ako nakita na talagang nag-brighten din yung face ko. Parang pagtitingin ako ng salamin, medyo parang nakikita ko din yung glow. So lumipas na yung mga ilang araw din. Yet, hindi ko pa rin siya nakikitaan na yung talagang gusto ko na ma-achieve na glow. Siguro meron ng mga differences from the day 1 kasi i-edit ko pa to guys. So doon ko din makikita kung meron na ba talagang glow na certain level. So guys, sa mga naiinip dyan at also on their second week, guys, let's go and let's complete the 28 rejuvenating process. At the same time, guys, hindi lang din siya 28 day rejuvenating. Kasi this can be your maintenance skincare as well. So yung 28 days, yun lang yung mark na yung skin mo will start to rejuvenate. Rejuvenate meaning go back to its youthful glow. So guys,
wait lang tayo, okay? So, sa mga napaghihinaan ng loob dyan, ako minsan ganun kasi sabi ko, ba't parang walang nangyayari pare? Pero nakikita ko rin yun sa mga ibang nagpo-post sa Hello Glue Squad. Pero guys, I'm on my 15th day and maybe let's see what will I say on our first month, on our second month kasi I will be giving you a follow-up. So, hindi naman din ako masyadong lumalabas ng bahay. Siguro may mga 2 times akong hindi nakapag-skincare na pang-umaga, yet I still did the nighttime routine. Tignan natin guys yung progress from day 1 up to day 15 until now. Kung meron ba talaga, saan ba nag-improve ang ating skin? So, sa mga may skin na katulad ko, siguro minimal yung makikita nyo kasi sanay na kayo nakikita na minsan wala namang masyadong pimple na tumutubo. In dark spots nyo, meron pa rin. Pero for those one na acne prone, may mga napapanood din kasi ako at may mga nababasa ako na talagang nawawala rin para sa kanila yung dark spot and pimple marks nila. And at the same time, nagda-dry out yung kanilang pimple. So guys, iba-iba tayo ng skin. Skincare is also equivalent to patience. You have to use it continuously, guys. So, naniniwala ako sa Hello Glow and tuloy natin to. Hey guys, today is day 17 and guys, makikita nyo nga parang may patubo akong tigyawak dyan katulad nung third day ko na nandito pero nawala yun agad. So ngayon, tingnan natin kung mamawala din siya agad after several days. Gusto ko lang pakita sa inyo yung hindi sobrang pawis yung mukha ko. So this guys is our 18th day and second day na meron tayong kaibigan dito. So hindi siya lumalabas katulad nung dati ko na nandito nung third day. So let's see kung on the third day or fourth day mawawala siya. So ngayon second day ganyan yung kanyang case. Okay guys, ngayon ay September 24, 19th day na natin sa ating skincare. So guys, meron tayong mini pimple dyan. So maliit lang. And update guys, itong pimple ko dito. Ayan. Tuyo na siya. So I think 3 to 4 days, wala na siya. May mark na lang. And ito, I think nagla-lighten siya. Ayan lang, hindi naman ako masyadong nag-breakout. Wala akong purging, walang sakit, walang hapde. Now na I'm on my 23rd day. So, ayan. It's the same thing pa rin for me. So, I still cannot see the glow right now. Syempre, kakahugas ko pa lang. Pero every time na I wake up, moisturize naman yung face ko pag gumigising ako sa umaga. Dati, nangyayari na rin sa akin yun eh. So, hindi ko alam kung there is an added effect na binibigay ni Hello Glow. What I love about this one is, ang bilis din makatuyo ng pimples. Malaking toner. Kasi girl, 2 weeks pa lang ang tinatagal ng 50ml sa akin. So, 2 months. 2 months. Sana tumagal siya sa akin, guys. So, guys, may nararamdaman ako na patubo na pimple dito. Just like the same things na nangyayari dito sa chin area ko. Yung sa chin, hindi lumabas. Yung nandito, lumabas naman siya. And then, eto na, yung nose part area ko. So, baka magkaroon siya ng pimple by that time. Pero kasi hindi pa siya fully grown, hindi pa siya lumalabas sa skin ko. So, tingnan natin in the next few days. So, I think it's true na on almost 28 onwards mo makikita yung glow ni Hello Glow. So, for me, kasi I was really impatient the whole time. Siguro second to third week, medyo nababother na ako. Bakit parang wala yung glow na yung pinkish yung ganito ko. Siguro after, yan, a month, nakikita ko na yung glow and different aura na meron yung face ko. So, I think medyo nag-glow na siya somehow after a month. Pinaka-concern ko is yung dark spots. Yan. And yan. Magpapakita ko sa inyo ng mga pictures na talagang may comparison from that day to the current day. Hindi ko kasi talaga makita yung improvement sa aking balat dahil kasi hindi talaga ako prone to acne. So, parang normal lang sa akin na magkaroon ako ng tigyawat dyan and then other areas, okay naman. So, ang pinaka-concern ko na mawala sana is yung mga dark spots and magkaroon ng healthy glow. So, I think from this on, from this 31st day natin ngayon. So, I think ayan yung glow ko. Kakalagay ko lang nung Hello Glow nighttime routine after kong maligo. And yan, that's the glow that we have right now. And the marks.
are somehow lightened, and let's see on our second month ano ang ibibigay sa atin na glow ni Hello Glow. Kasi medyo ngayon nakikita ko na talaga yung moderate glow na binibigay niya sa akin. Nakikita ko na yung enhancement sa balat ko na medyo nagbo-blooming na. Hindi pa siya glow na glow, pero there's a bloom na nakikita ako. So, I'm still waiting, patiently waiting kung kailan darating yung Hello Glow talaga na aura natin. So, ayan guys, huwag kayong mainip kung hindi ka pa nagkakaroon ng pinaka-intense na pagbabago sa iyong mukha. Even after 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Kasi ngayon rejuvenation will take effect, or yung full rejuvenation is mangyayari 28 days and onwards. Kasi nga, binanggit naman din yun ni Miss Dinesi na ang ating balat ay magre-rejuvenate on the 28th day and onwards. So, those months na paghihinaan ng loob, kagaya ko, nasabi ko parang wala naman nangyayari. Am I gonna be doing this entirely for next couple of months? So, medyo nalakasan ako ng loob dahil one night, nakita ko parang may iba sa mukha ko. So, I think that's the bloom. So, nasa bloom stage pa lang tayo. Hindi pa tayo dun sa pinaka-glow na glow. Ganun. Kasi yung glow na glow para sa akin is yung nakikita ko nga online sa iba na pinkish yung kanilang cheeks, and nakikita mo talaga yung natural glow na meron sila. And another thing pala guys, sa glow na nakikita ko kay Hello Glow, ano siya eh, nasa balat mo siya, hindi siya yung parang oily na pag nandyan, nandyan siya, tapos pag nanggal mo, mawawala. Kahit punasan mo siya, yung glow niya, nandun pa rin nakasettle sa skin mo. Patience is key. And guys, don't worry guys, ako din nagkaroon ako ng mga malalaking pimple dyan, pero with the help, I think, of the soap and a toner, nawala sila over 3 to 4 days. That's for me. That's my experience. Yung mga tinutubuan ng malalaking pimple, hindi siya yung usual area na tinutubuan ako. So, I think it's the effect of Hello Glow na nililinis niya yung ating balat at inaangat niya yung mga impurities sa atin para matanggal ito totally. So, I don't know kung may sense yung mga pinagsasabi ko, kasi yung mga sinasabi ko is yung mga nababasa and naaaral ko din online sa mga sinishare din ni Miss Denise na mga information about our skin. So, if you want to know more, read those frequently asked questions and sa mga messages na nire-reply ni Miss Denise para mas malaman pa natin ano yung balat natin. I'm gonna be seeing you in our second month update. Okay? Thank you guys for watching this whole video. Let's go sa ating outro. So, yun guys ang aking journey while using the Hello Glow All Whitening Set for 31 days. So, ngayon guys, as of today, this is the 45th day that I am using Hello Glow All Whitening Set continuously. So, I think wala naman akong day na na-skip. So, meron man, it might be the morning. Kasi minsan madalas, evening routine na lang yung aking nagagawa kasi nandito lang naman sa bahay. So, guys, ibibigay ko sa inyo kung ano nga ba yung pinaka-summary ng experience ko while using the Hello Glow All Whitening Set. Number 1, huwag mong ibabad na 3 minutes or more, or basta pag nararamdaman mo na nagsting na siya. So, just like any other kojic soap, kung medyo masakit na, tama na. Wash off mo na siya, tama na yun. Diba? So, usually for me, yung first day ko, diba sabi ko sa inyo, nagsting yun dito ko, I think that is because masyado akong natagalan yung babad, which is hindi naman dapat for my skin type kasi ang nag-react na siya sa akin. Ngayon, regularly, ang ginagawa ko na lang is 30 second to 1 minute. Number 2, yung whiteheads na reaction ko na na-fall off siya or parang medyo lumalabas siya on the first day or second day of using. I think, oo, lumalabas siya. Madali siyang lumabas by that time. But I'm not really sure kasi nga, diba sinabi ko na rin sa video, it looks like whiteheads naman. I think it is a whitehead. So, whatever. So, sa whiteheads, parang hindi naman din nabawasan masyado sa akin. So, meron pa rin ako mga whiteheads. Visible pa rin siya. So, yung favorite ko is the toner and the soap. Kasi it really helped my skin or my pimples to dry out. So, madaling nadadry out yung mga pimples ko. So, usually, I think 3 to 4 days maximum na natutuyo na yung mga pimples ko. And then, afterwards, dark spots na lang siya. And, syempre, tinitreat ko na lang siya ng whitening cream. And napansin ko on the third week, medyo nagbabrighten na yung skin ko. Parang medyo sabi ko, parang pumuputi na ako. Parang ganon. Kasi yung first week to second week, medyo subtle glow lang yun. So, I think mga 16th day ata yun, nung nagpuso ko. Kasi parang medyo talagang glow siya eh. Pero afterwards, parang medyo nawawala-wala. May time lang na nakikita ko yung glow, ganyan. Very important to know about sunscreen is huwag kang lalabas kung alam mong napakatirik yung araw. Kasi girl, magmamoist ka ng sobra.
So, mag-rest ka muna 30 minutes. Patuyin mo muna yung ano, yung sunscreen sa mukha mo. Huwag kang lalabas. So, I think day 28, day 31. So, yeah, medyo close to 1 month na ako. Noon ko nakita na medyo may something na pinkish na yung naglalabas. Pero it's not the pinkish glow na yung pinaka gusto ko nung nakikita ko sa iba. So, sa akin parang subtle pa lang siya. Subtle pa lang yung pagka-pink niya. So, for me, that's my experience when it comes to the pinkish glow na na-experience din ng iba. So, for me, hindi pa ganun kasagad yung pagka-pinkish glow. Meron, pero sobrang subtle lang. When it comes sa glow ni Hello Glow, kagaya nga na sinabi ko, kahit na, for example, siguro may blotting paper ka or pinunasan mo ng cotton cloth, medyo mababawasan yung shine, pero you can still see the inner glow na meron ka. So I think Hello Glow helps my skin with that, na meron talagang inner glow. So this is the 45th day of using Hello Glow, and this is my skin. Na siya in fairness. So, pansin ko lang, talagang parang 1 month. 1 month ko siya nakitaan na talaga medyo may pagbabago sa skin ko, soft na siya. Tapos pag sinasabon ko, before hindi ko naman nararamdaman na parang supple yung skin ko, pero pag nagsusoap ako, medyo okay na, nagsasupple na yung texture ng aking balat. Ang Hello Glow kasi talagang nabagal yung kanyang process sa ating balat para rejuvenate or bring our skin to its youthful glow. Which is, for me, for my experience, it's still fine. Na kahit na mabagal, over a month ka na gumagamit, over 2 months. Ako, I'm going 2 months. Pero kahit na ganun, na mabagal, pero may result pa rin at the end, diba? Kesa yung mga products na, alam yun, tinutorture mo yung skin mo, magbalat siya agad, tapos pag nilalagyan mo na kung ano-ano, masakit. So, kasi yun yung dati ko nung na-experience way back in college. So, ang last na gamit ko ng rejuvenating set, way back in college pa. So, I know how it felt like na talagang namumula, nagbabalat. So, for me, by that time, sabi ko is, okay lang yun. Kasi yun naman daw talaga yung effect nun eh. Pero with the research and from the knowledge and facts naman na nasa-share sa Hello Glow Squad, na if your skin suffers pain and at the same time masakit na, nagpipil na, basta na, masakit. Meaning, yung skin barrier natin is talagang naapektuhan, tama ba? Parang nadadamage na yung skin barrier natin kasi we are feeling the pain. So with Hello Glow, for me, I think it's not like that. I've never experienced such things na ganun with the whole process. Except lang dun sa first day na sobra akong binabad yung sabon, which is hindi naman dapat. But after nun, okay na lahat. Wala talaga akong naramdaman na pain. Pero yan, 45 days and my skin is glowing. So guys, yun ang ating final review para sa Hello Glow All Whitening Set. I'm still far from the pinkish glow, the healthy glow that I am aiming for. Pero I think with the continuous use of Hello Glow, I will be able to achieve it. Kasi nga, on the third week, which is parang napaghihinaan ako na loob na walang nangyayari ata. But afterwards, in the first month, and then ngayon, second 45 days, there are some changes na pag hindi mo pinansin over time, then one time, magugulat ka na lang, meron palang pagbabago. So, kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo ma-update kung ano talaga pinagbabago sa mukha ko kasi araw-araw kong nakikita yung mukha ko. Kaya nga, minsan din ako tumitingin sa salamin kasi nga, para magulat na lang ako. Ano yung update meron sa mukha ko? Magulat na may pimple ako. Charot. Para nga, may glow, may pimple. Pero with the span of 31 days, tsaka 45 days na period, nagkaroon lang ako ng tigyawat dito, pero maliit lang, at the same time, nawala na sila, and ngayon ay direct-spot na lang. And of course, same procedure, we will let it fade by using the Hello Glow All Whitening Set. And kanina ba na nasabi ko sa inyo yun dito, is nawala na rin yung aking pimple dyan, and sobrang liit na lang na dark spot.
So, ayun guys, madami na ako naidaldal with the whole journey. Pero kung may mga katanungan kayo, please comment down below. And kung alam ko yung sagot dyan sa mga tanong nyo, sagutin natin yan. Pero kung hindi ko alam, and kung may available naman na sagot sa inyong mga katanungan, sa Hello Glow Squad, I will be able to share it with you. Don't forget to click on the like button, subscribe on my channel, and click on the bell button to get updated with my future videos. See you guys in my next video. Bye! Oh! So I forgot to say to you guys na I decided also to be a reseller of this product since ginagamit ko rin naman siya to help others as well na nandito lang din sa area ko, I would be able to cater you. Pero kung kayo ay malayo sa area ko, select on those resellers na malapit sa lugar niyo para mas mababa na lang din yung shipping fee na babayaran niyo. So for those ones who are in around Bulacan area, you can message my page and order from me. Even though I'm a reseller, guys, all of my thoughts and opinions are not biased and all based on my experiences. See you guys in my next one. Bye!